So hello, kayo ba ay naninirahan dito sa Germany? Gusto nyo nang magkaroon ng sariling bahay at saka lupa? So pag-uusapan natin yan kung paano ang steps, anong gagawin. At saka alam nyo ba guys na kadalasan dito mas gusto nilang mag-utang para sa bahay kaysa i-fully paid nila. Kasi nga, pag-uusapan natin yan as well later. So guys, may tips ako sa inyo kung ano yung importanteng tingnan kung kayo ay titingin ng bahay or apartment dito. So unang-una is kung ang bahay ay or apartment ay bagong gawa or bago pa or madami ba siyang i-repair, aayusin. Ibig sabihin kasi pag madaming aayusin, so another cost na naman yun. Mas lalaki yung ano ninyo. Uutangin. So, yun ang number one question. At saka, kung bago naman, mas maganda sa inyo kung bago kasi nga yung house efficiency niya is maganda. Saka, less yung living cost niyo kasi nga maganda yung house efficiency niyo, maganda yung ano yung energy for the ano electric and so on. So, yun ang importante din tingnan. Second is, of course, na yung good transportation, especially kung magkukommute kayo, kung hindi ba siya ano sa train, sa bus, meron ba? Wala bang problem? Travel natin everyday, so kailangan natin yan daily. So, need talaga yung magandang connection sa train at saka sa bus in case na wala kayong sasakyan. Or is, nandun din yung, for example, doktor, shopping center, also for schools. For example, kung may mga anak kayo, kung mabalis ba sila ang yung pag-ano nila, travel at saka hindi naman kasi nyo yan, hindi naman kayo titira dyan for that day lang naman, so in the future. So think ahead for the future, maganda yung manigurado kayo na maganda din yung for the long run yung bibilhin nyo. I mean, titira kayo dyan sa bahay na for a long run. So that's important na titingnan kung kayo ay bibili ng bahay dito. Mga basic na katanungan kung kayo ay may nahanap na bahay at lupa. Unang-una is magkano lahat ang kakailanganin, kung may pondo ba kayo, magkano ang kailangang utangin, magkano yung monthly bills ninyo, at saka kung isusumi lahat kasali ng iyong gasto at saka sahod ay kasya ba or okay ba. Mga importanteng documents na kakailanganin ninyong dalhin. Huwag kalimutan kung isusumi natin lahat, hindi lang iyong bahay ang kailangan ninyong babayaran, kundi kunwari yung pagnunotar, yung state agent, yung pag-transfer ninyo, paglipat ninyo ng bahay, and so on. So, importante nyo din yung ilista. Pag isusumi na natin lahat, kailangan natin ang kabuuang gasto ng inyong property, magkano yung savings ninyo, at yung dagdag gasto ninyo monthly. So, the more savings you have, the less ang babayaran ninyong interest. Iba't ibang paraan kung paano ninyo mababayaran ang inyong loan, pero yung bangko ang mag-o-offer sa inyo kung saan ang maganda for both side, but they will really help you and try to offer the best for both side naman. Halimbawa ng isang pamilya na may dalawang anak, kindergeld at saka bonuses nila. So, ito naman kunwari yung total ng kanilang expenses monthly, cost of living, living cost, and at saka I added na din yung retirement provision nila. Napakalaki ding tulong kung may inherited kayo or savings. So, ito naman ang isang halimbawa kung may nakita kayong sabihin na nating Ryan House dito sa Germany. So, kunwari ito yung total amount niya. So guys, there's dalawang uri ng credit. Yung isa is normal credit. Yung isa naman ay tinatawag nila ditong Darlin. Yung Darlin is more for for imobilyan. So tingnan nyo yan. So pag-uutang kasi kayo, nasabi ko yan kasi yung, for example, para sa bahay na iutang ninyo, para sa bahay lang siya na credit yung Darlin. Yung pang kunwari pang notary, pang other expenses, yung pang kunwari ng tax transfer registration, something like that, at saka yung for real estate agent, babayaran nyo din kasi yun. So, kung wala kayong budget, wala kayong savings for that, pwede kayong mag-utang, pero yun na nga, hindi siya pwedeng isali sa
credit na kinuha nyo or kukunin nyo para sa bahay. So, yung para sa bahay lang is for para sa bahay lang talaga siya. At for other expenses is extra nyo siyang kukuning credit. Pwede nyo tingnan online kung magkano yung bao financierong na possibility para sa inyo. About naman heritage, income, expenses, pwede nyo kausapin ang inyong real estate agent. Pagbago nga ang building or bahay, pwede kayo mag-apply ng mga financial support kung saan kayo naka-address. So, yan naman ang mga financial support na pwede nyong applyan. So, bali yan, kunwari yung family natin kanina, kung ilan yung household income nila, at saka ilan na lang ang matitira with all deduction na yan. That's it guys, sana na naintindihan nyo naman at saka may napulot kayong idea. I hope makahelp ito sa inyo. Pero may marami naman din dyang YouTube videos na pwede nyong tingnan. Pero sana nakaano din ako sa inyo kahit konti lang nakapag-share ng idea kung gusto niyo talaga itong bumili ng bahay. So guys, hindi talaga madali magkuha ngayon ng bahay kasi nga, diba, nagmahal lahat and inflation, at saka mahal talaga ngayon as of now yung sinsin. Yeah, so yun talaga ang problem now, kaya mahirap din. Pera na lang, of course, kung may savings kayo, which is really malaking tulong talaga pag may savings kayo na pwede nyong idagdag sa inyong financing sa inyong property. So, kanina diba nasabi ko, bakit mas gusto nila yung financing ang kanilang property dito? Kasi nga guys, pag once kasi may assets kayo, magbabayad kayo ng tax. So, simple like that. Aywan lang, parang ganun din siguro sa Philippines, magbabayad din kayo ng taxes, diba? So, dito magbabayad kayo ng tax kung may assets kayo. So, mas gustuhin nga nila dito pag longer yung yung pagbabayad ng credit kasi nga mas less yung taxes. Pero it depends naman kasi nga, 'di ba? Iba-iba naman tayong mga dito, yung situation, iba-iba din yung natin. Kaya depende din sa atin 'yan kung ilang percent, ilang rates, ilang mga kailangan and so on. Try nyo lang i-ask, marami kayong mga maaso. I hope na yung mga tips ko, mga ideas, mga ko yan, na sabi ko kanina, sana na nyo naman, na gets nyo naman, sana mag-gets nyo, at saka makatulong sa inyo. So, I must say nga, naman dito guys, no, yung pag-aano natin dito, pag-invest ng bahay lupa dito sa Germany, malaki naman din yung tulong. Hindi naman sa ibig sabihin na, ay, mas maganda pa rin sa Pilipinas, maninirahan, pag matanda, bla bla bla. Pero guys, di ba, pwede mo naman yung ibenta someday kung hindi nyo kailangan, kung hindi kailangan ng mga anak nyo. So, pwede nyo yung ibenta. So, kayo doon sa Pilipinas, titira kayo sa hotel, why not? O, diba? So, ganun lang yun. Kasi nga dito, guys, maganda siya mag-invest kasi palagi talagang lumalaki yung rate ng imobilya ng property dito. Kunwari lang dito sa amin, nabili namin to 2009 yung bahay namin. So, nagkakahalaga siya almost 300. So, ngayon, nasa almost 500 na yung halaga niya dito. So, maganda talaga siya mag-invest kasi nga nag-i-increase talaga yung halaga ng property. So, I hope na ma-motivate at saka yun na nga, sana makahanap kayo ng bahay. Good luck! It's me again, Hani, and thank you for watching. Please don't forget to subscribe!